Hi everyone, welcome back to the channel, and today magkakaroon tayo ng unboxing, which is this one, Realme 7 Pro. Let's go. Pasensya na, medyo matagal bago uli nasundan yung ating vlog at yung ating unboxing, pero ito na ulit, balik na uli tayo. So Realme 7 Pro, nung last time nag unbox tayo ng Realme 6, at ito yung kanyang upgraded version, at medyo meron lang mga differences, ano, pero tingnan natin ano ba yung features ni Realme 7 Pro. Ayan, open na natin. So dito sa harap, yan lang nakasulat, 7 Pro, then Realme dito sa ilalim, side niya ganun lang din. Ayan, ito yung kanyang specs. Ayan, so kung gusto niyo i-post, ayan, post niyo na lang. Okay, open natin. Okay, ito natin ilagay. Hey, welcome to Realme family. Yan, yan yung nakasulat. Oh. Welcome to Realme family. Yan to. So, meron siyang, of course, ang hindi nawawala na quick guide at important information guide. Yan. Yan natin ilagay sa side. At syempre, jelly case na smoke. Si Realme laging smoke yata yung binibigyan na jelly case. At anong laman. So sabi dito sa likod, dito sa harap, welcome to Realme family. Sa likod, let's embrace a new journey. Yan. So balik muna natin siya. Okay. At syempre, yung mismong unit. Yan. Ooh! Tuloy na. Kamaya na yung unit. Ito, baka malaglag. Cardboard. Yan. At ang cable, USB cable, syempre, USB type A, then type C sa isang side, no? So, makapal yung kanyang cable. Syempre, mataas yung wattage ng dadaan na current dito. At syempre, ang binibida ni Realme 7 is yung kanyang Super Dart Fast Charger. So, ito ay 65 watts. Ano po? Noong nakaraan, kay Realme 6, 30, ganyan. So, ngayon, 65. At ito, ang sinabi dito, ay 0% to 100% in only 34 minutes. So, ganun siya kabilis. Ayan siya, Super Dart. Ayan, sana nakikita niyo ng maayos. At syempre, ang kanyang SIM ejector pin. Wala na. So, wala na siyang earphones nakasama. Ooh, sad. Pero, okay na rin siguro. Balik muna natin. At dito tayo sa mismong unit. Yan. Open natin yung unit. Okay. Tanggalin natin yung sticker. Yan. Ooh. Natin dyan. So, una pa lang, by the way, ang kulay na meron tayo is yung mirror blue. Yes, mirror blue. Meron pa tong isang kulay, parang silver. Pero, ito yung nasa atin, mirror blue. So, iyan yung back niya, una ko napansin. Siyempre, ito ay plastic. So, smudge magnet na naman. Ayan, nakikita nyo, meron na kagad mga smudge. At makikita niyo sa likod niya, oh, ayun oh, ayun lang oh, may guhit lang siya. Ayan. Tapos meron lang siyang logo dito, then yung camera niya. So, para sa akin, medyo, kung titignan mo, elegant siyang tignan dahil simple, simplistic ang design. Pero, para sa akin, okay yung ganun, yung simple yung design. Pero plastic lang siya, no? Polycarbonate na finish dito sa likod. Alam mo, pagkakaalala ko si Realme 6, siya ay Gorilla Glass na, pero siya balik, si 7 Pro balik siya sa plastic. Ayan. So yung camera niya, ayan, Sony 64 megapixel quad camera. Ito na yung gamit niyan. So Sony yan, no guys. Ayan.
So ano pa yung mga binibida dito ni Realme 7 Pro? Ito ay Super AMOLED full screen display. So si Realme 6, siya ay IPS LCD screen. Si 7 Pro siya na ay Super AMOLED. So kung sa patipiran lang ng baterya, panalo na si Realme 7. So dito sa ilalim, merong ayan, headphone jack, speaker, USB Type-C at ang kanyang loudspeaker. Sa kanyang side, ang power button. Okay. Sa kanyang ibabaw, merong speaker ulit. Microphone. Sa kabilang side, ang kanyang volume rocker. At dito naman yung kanyang SIM tray. Ayan. By the way, meron pang isa to na speaker dito sa taas. Hindi ko alam kung makikita nyo. Sa bandang earpiece. So, surround sound. Ayan. So, meron sa ilalim, meron sa taas. Okay. Let's turn it on. By the way guys, yung variant na ito ay 8GB of RAM and 128GB of internal storage. By the way guys, si Realme 7 Pro, hindi na siya high refresh rate katulad ni Realme 6 Pro. So, ang meron siya is yung fast charging, 65 watts, and also yung Super AMOLED display na wala kay Realme 6. So siguro dahil kung isasama pa nila yung high refresh rate, medyo tataas pa yung presyo. No, by the way, yung presyo nito is 17,990. Meron siyang mga freebies na kasama. Meron siyang kit na kasama, merong mug, merong Bluetooth speaker, merong USB Type-C na cable, then meron pang yung neck pillow na kasama. Sa ganung halaga, siguro masasabi ko sulit na yung Super AMOLED display na merong 65 watts na fast charging ni Realme, no? Bakit tinanggal si high refresh rate? Actually, nagkaroon ng survey si Realme kung ano yung pwedeng maging specs ni Realme 7 Pro at pinagpilian doon si high refresh rate at si Super AMOLED display. At parang 80%+ ng sumagot doon sa survey na yon, ang hinahanap niya is Super AMOLED display. By the way, dahil AMOLED display na si 7 Pro, ang kanyang fingerprint scanner ay nandito na. Yung location niya nandito. Ano? Si Realme 6, nandito siya sa side. Pero si 7, nandito siya sa screen mismo. So, hindi ko pa siya nasa-setup kaya hindi pa natin nakita yung fingerprint. Pero dito siya. So, mangyayari lang yun kung AMOLED ang iyong screen. By the way, yung OS ni Realme 7 Pro is Android 10. Ano? Tapos yung kanyang Realme UI. Ang kanyang chipset is Qualcomm Snapdragon 720G. Ano? Tapos ang kanyang CPU is octa-core na 2.3 GHz. Ayan. Then, GPU niya is Adreno 618. Okay? Then, ang kanya namang camera, ayan, medyo ayusin ko. 64 megapixel yung kanyang main camera. Tapos, 8 megapixel. Then, 2 megapixel macro. Then another 2 megapixel depth sensor. Tapos meron siyang LED flash, this one. Ayan. Ang kanya namang selfie camera is 2 megapixel. Ayan. So features niya is HDR, then panorama, 1080p at 30fps or 120fps kayang-kaya ni Realme 7 Pro. At yung kanyang battery is 4,500 milliampere non-removable battery. At dahil nga meron siyang 65 watts na charger, is okay na yun. Sa Call of Duty, tignan natin settings. Settings, audio and graphics, very high. Pwedeng mag-max sa frame rate, pero high lang siya sa graphics quality. Pag nilagay na sa very high din ang frame rate. So, doon lang tayo sa very high. Titignan nyo, smooth na smooth yan. Siyempre, hindi natin tamaan yung kalaban. Nice.
Woy! Busa ng bana. Aray ko. Well, oh! Deads. Okay, let's go. Smooth na smooth yan, oh. Sa Call of Duty. Ayan ang nagagawa ng yun. Busan tags. Ayan ang nagagawa ng natutukan. Saan ang kalaban natin? Wala na. Mamaya susubukan natin sa Mobile Legends. Pero makikita nyo sa Call of Duty, oh, walang problema. Smooth na smooth yan, oh. Uy! Uy! Ang dami! Ang dami! Uy! Nauluhan! Tukan na eh. Aba! Aba! Pinagbihi yata sa bakal niya. Headshot! Headshot ka boy! Wala pa. Ang ganda ng pwesto ko ah. Mga nakayuko yung kalaban ah. Yung baril ng kalaban. Busan ang bala. Wala sila nang gagaling eh. Yeah, patay. Deads. Pero makikita natin no. Smooth lang siya no. So kung maglalaro ka ng Call of Duty dito sa Realme 7 Pro. Kayang-kaya. Check natin ulit. Graphics niya, oh. Very high. Tapos ang frame rate niya is very high din. So, pwede nating i-max, pero high lang yung kanyang graphics quality. Okay. Yan yung para sa Call of Duty. Dito naman sa Mobile Legends. Kaya lang, pinabanatan lang. Dito naman sa Mobile Legends, yung setting niya, high, HD mode, tapos optimize FPS, pero wala pa siyang high FPS. Hindi pa siya optimize. Ayan, so abang-abang lang tayo. Ayan, so kung smoothness lang ng ano, gameplay, okay na okay siya sa Mobile Legends. So, walang lag yan. Diba? Tapos okay na okay din yung kanyang speaker dahil meron siya speaker dito at meron siya speaker din dito sa harap sa taas sa earpiece. So kuan yan ang tawag dyan. Aray, sakit. Ay, sakit din Mia. Ah. Ang tawag dyan, Dolby Atmos. Yan. So kung ilalakas mo yan, talagang rinig na rinig mo yung volume niyan. Dahil left and right ng ano mo, ng tenga mo, talagang rinig na rinig 'yan. So, kung nahanapan mo ng high FPS, wala pa siya. Wala pa sa ngayon. Pero kayang-kaya niya, oh. Okay. Siyempre wala siyang ultra dahil hindi pa nga siya ganun ka. Hindi pa siya ganun ka optimize. Ayun, puto ka. Basta gantang. Okay. So, ganun lang muna.
all in all, masasabi ko si Realme 7 Pro ay sulit para sa kanyang price range. Doon sa ino-offer niya ng mga features. Doon pa lang sa Snapdragon na 720G, panalo ka na. Tapos meron ka pang AMOLED display. Tapos meron ka pang 65 watts na charger. Diba? Panalo ka na. First yan. Unang-una yan. 65 watts. Yung mga predecessor nito is 30 watts. 30 plus wattage. Sa ganitong price range ha. Yung pinag-uusapan natin. Below 20,000 pesos. So, masasabi ko kung naghahanap ka ng budget smartphone, try mo si Realme 7 Pro. Okay na ako ito. Okay? Bye-bye!